Kapag kong break. Sige na bro. Flashback. End of flashback. So yun mga idol, so i-voiceover ko na lang to. Hindi din naman malinaw sa camera pagka tumatakbo. So dito naisipan ko na pumunta doon sa lugar kung saan ako palaging pumupunta noon 2 years ago. So palagi akong bumabalik dito. Itinan ko lang yung paligid sana. Kasi nung nakaraan nakita ko na may bago na yung kalsada. Simentado na, dati kasi hindi pa simentado. So sana ang balikan. Kaso dito, bigla kong may naramdaman sa motor. So kung nakita niyo yung previous video, yung sa rough road, so okay naman yung takbo ng motor doon. Wala namang naging problema. Kaso dito, pagbaba ko dito sa daan na to, parting ito, may napansin ako sa aking treno at sa aking takbo. Yan, so pansinin nyo. Bali, naka-neutral yan. Pero, ang bagal ng takbo. So, mula dyan, kinabahan ako. Yan o. Humihinto. So, naka-neutral yan. Pero, humihinto. Bagal. So, kinabahan ako, kinatumbahan ako na bumalik yung problema ng ating motor. So, matagal ko na itong pinaproblema. Talagi ko naman din sinusolusyonan. Pero, hindi talaga maayos-ayos pa. Pero, siguro, natin din yung panahon na matatapos. Dito sinubukan ko sana ng pagpatuloy pa. Kasi hindi ko pa naman siya masyadong nararamdaman. So dito nung nag-neutral ako, hindi ako nag-preno pero huminto. Yan. So huminto na siya ng pusa. Yan, tapos natulak-tulak ko yung motor, medyo maganit na. Kaya bumaba na ako para ma-check yung gulong. At yun na nga. So meaning, yung preno ay nakakagat na. Kumakapit na siya kahit na hindi ginagamit. So good thing dahil naiikot pa rin yung gulong kahit na ganyan. Kaya sabi ko, uuwi na lang ako. Hindi na ako tutuloy doon at babalik lang ako sa aking dinaanan. So ngayon, yan, pabalik na ako. Tapos, pansin ko talaga na yung preno talaga ay talagang kumaka. Hindi ko rin na inisip na bumaba doon sa ilog para lagyan ng tubig para lumamig yung kaliper. Basta iniisip ko na lang ay kailangan makauwi ako at kailangan akong dumaan sa lugar kung saan ay tupanti ako, dahil bago pa ako nakarating dyan ay nag-reserve na yung aking tanki at dahil bundok wala gasolinahan. Hindi ko rin kabisado yung mga dilitro. Kaya yan, napilitan akong pumunta pa sa bundok para lang makauwi. So dyan kung maririnig ninyo yung andar ang motor, kailangan ko pa mag-change gear
hanggang sa tresera para lang makakyat. Tapos dito, hindi na, kailangan ko na talagang i-maintain yung speed at yung gear na nasa tresera. Tresera, segunda na lang yung takbo, yung gear na nagagamit ko. Masyado na akong kinabahan. So, nakakahiya naman huminto ka dyan, maraming tao. Tapos, mahingi ka ng tubig. And so, dito ako nalaan, papunta bundok, pabutong bukid, tapos overtake tayo dyan. Pagkansin ninyo yung takbo ng ating motor. Bumilo pero pag-engage ng gear babagal ulit yan. Yan, yan. Sobrang bagal. So sumubukan ko sana magkwarta pero wala, bagal talaga, sobrang ganit na talaga. So yan kasing gilid ng kasada dati, may tubig na dumadaloy dyan, kali irrigation yung dati. Kaso ngayon, wala pa lang tubig. Pilitan tuloy akong itakbo sa nakaipit yung freno. So, nagtitinginan ako ng mga tao dyan. Kasi, sobrang ingay na ng motor. Lakas ng andat, pero ang bagal ng takbo. Siguro, nagtataka sila bakit ganun. Ako lang naman isa yung sakay ng motor. So, bakit kailangan ko pa mag-logger? May isip siguro nila na napapractice, pero may problema na pala yung mukha. Pero, kailangan ko na talagang pumunta. May segunda. Pag-ihira. Kasi kung hindi ko ilulugyar, hindi ako papapalangka. Wala, hindi natatakbo. Iniisip ko na sana may makita ako, mahanap ako, may fusik. Para doon ako pahingi ng tubig. May fusik, hindi ka naman. Hindi na tubig pa palamig. Ang kaliper, kaso talagang wala. Wala akong mahanap. So yung tatlong motor, hindi na sa akin. At ako sa anak, sumagalag sa motor, patawa-tawa na ako kasi. Naiilang na ako sa takbo eh. Hindi ko patakbo ng maayos. Dahil nga sa yung preno yan, lagi ko nalang nililingon yung preno. Kasi yung ipit na, so istread lang naman to. Bukan ko lang yung trabaho ko kasi nung nakaraan, nagahi ko na yan yung medyo malayo-layo. Pero sinubukan ko ulit na takbuhin ng mas malayo sana. Kaso, ganyan ang nangyari. Yan o, sumpang bagal. Kaya ko pa talaga pumunta ng premiera dyan. Para lang makahod. Ang mahirap po ba? Kaya kinakabahan lang talaga ako, baka mabasag yung gulong sa likod. Hub. Basa yung hub. Lagot pag nangyari. Pero di pa naman siya tumatakbo. Talaga naghanap na ako ng mapagpunang-unang tubig. Dito talaga sobrang ginit na ng makina. Halos hindi na siya tumatakbo. Nasa ano na lang. Yan, gamit ko dyan, segunda. Segunda na talaga yung gamit ko dyan. Kasi, sobrang ganit mo talaga. Tapos, hindi na matakbo. So, pagdating dyan, sunahan, may nakita ko. Tao. Inisip ko, talaga agad na. Sana, mayroon silang tubig. O kung alam nila kung saan, may malapit na mapagkuna ng tubig. Kaya, uminto ako. Dahil may nakita ako na tao. Nagtanong na ako kung saan ba pwede.
Wala yung pusit, boss. Pusit? Yan sila. Pusit ba? Kanila ko nagtanong. Pusit. Ah, pusit. Kapaka kong break? Sige na ba? Nagbaga lagi. Wala, saan? Ibuti ba? Wala po kong iwan. Umot na. Gaso, no? Yan, so dito. Meanwhile. Sulay mo ka dito sa labo. Sabi nung tao na napagtanungan ko na naranasan doon niya. Hindi niya yun dati. Yan sa motor niya. Hindi na daw may takbo. Tapos, kaya siya sumakay sa motor para kumuha sa mga siya ng tools para tulungan niya ako. So, sobrang bait ng mga tao talaga. Ganda sa ina eh. Sabi ko huwag na lang sorry, kasi malayo pa daw yung sa kanila. Ano na lagi? Sa kabila pa. So baka malayo, sobrang layo. Hindi na ako gamiton. Magagasto pang ng gas. Hindi na gamiton o kuhan. Sabi ko huwag na lang, hihingi na lang ako ng tubig dito sa bahay. Ayaw eh kay... So, binigyan naman ako, luckily, binigyan naman ako ng tubig. Ayaw! Fast forward. Nung nagkukumuha na ng tubig, tapos pabalik na tayo sa motor para busan. So, binigyan ako ng isang tabor kasi yun lang naman ang hiningi ko. Isang tabor lang. End of fast forward. Fast forward. End of fast forward. So yan, natapos na natin lagyan ng tubig yung trailer sa likod. So at least nakapagbahagi tayo ng kaalaman sa kanya na pwedeng lagyan ng tubig yung preno kapag uminit at na-stack up. So yan, so pansin ninyo yung takbo ng ating motor, ano, kumpara kanina. Sobrang bagal kanina. At least ngayon pwede ko na siyang gamitin sa high gear. So, tapos yung daan na yun, diretso na yung bababa sa amin. So, pwede na ako mag-ibig yung bababa. Nasa sa gas na yung reserve na yung motor at walang problema sa likod. Harap lang ang gamitin natin. Alright. So, pagkakita na lang. Kung gusto nyo panoorin pa ng dulo, kayo nang bahala. Alright. Salamat at ingat.